Masusing kinagahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon tungkol dito. Matatanda ang sinimula naming ipaliwanag ang proseso ng clinical trials sa unang serya ng ating explainer videos. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayon naman, dadako tayo sa regulatory stage o paano pinahihintulutang bilhin at gamitin ng bakuna sa COVID-19. Sa panahon na may pandemya at walang aprobadong bakuna o gamot para sa isang sakit gaya ng COVID-19, ang isang bakuna na nasa phase 3 clinical trial na kinakitaan ng magandang datos batay sa di bababa sa kalahati ng itinakdang bilang ng kalahok o tinatawag na interim data ay ang mga bakunang maaaring mag-apply ng Emergency Use Authorization o EUA. Ang EUA ay pansamantalang pahintulot sa limitadong paggamit ng bakuna. Ang paggamit nito ay may sinusunod na pamantayang itinalaga ng Food and Drug Administration or FDA. Bagamat mayroon ng mekanismo sa pagbibigay ng EUA, mahalagang ipagpatuloy pa rin ang pagsasagawa ng phase 3 clinical trial ng mga bakuna. Sapagkat, una, mabibigyan lamang ng Certificate of Product Registration o pahintulot na maibenta sa publiko ang isang bakuna kung may kumpleto na itong datos ng phase 3 clinical trial. At pangalawa, maaaring bawiin ng FDA ang EUA sakaling magkaroon ng tinatawag na serious adverse events bilang resulta ng pagbabakuna. Mahalagang tandaan na sa pagbibigay ng CPR o Certificate of Product Registration, sinusuri ng FDA ang kabuuang datos ng phase 3 clinical trial base sa disenyo ng clinical research. Ibig sabihin, hindi lamang limitado ang pagsusuri sa resulta na nakuha mula sa phase 3 clinical trial na ginawa sa Pilipinas. Sakaling may trial size din sa ibang bansa. Dagdag pa rito, maaari ring mag-apply ang ibang vaccine developers ng EUA at sa kalaunan ng CPR sa Pilipinas, kahit wala silang clinical trials na isinagawa sa bansa. Basta kumpleto ang maisusumitin nilang mga dokumento mula sa pre-clinical trial hanggang sa phase 3 clinical trials, base sa hinihingi ng FDA. Ang FDA lamang ang may kakayahang magbigay ng EUA at CPR sa bakuna, matapos nitong suriin ang mga resulta ng clinical trials upang siguruhin na ang bakuna ay ligtas at epektibo ayon sa nararapat na scientific standards. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ng iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination.